Hello guys! Welcome back sa aking channel at alam kong na-miss nyo ako dahil yung mga kasalukuyan kong video ay hindi po ako nagsasalita. So ayan, update ko lang kayo sa aking mga halaman. So yung mga halaman ko na hiningi ko lamang. Ayan, nagko-collecta po ako ng mga halaman pero hinihingi ko lamang po yun. So hindi po ako bumibili. For today's vlog po, ipapasilip ko sa inyo yung mga halaman na nahingi ko lamang. Hello po, ayan. Umpisa na po natin. Ito po ay isa sa mga halaman na nahingi ko po. So, hindi ko po alam yung pangalan niya actually. Pero nung makita ko po to dun sa bahay na pinuntahan po namin, actually kaibigan lang po namin, so nagustuhan ko po siya. Para siyang philodendron. Ay, hindi lang po ako sure, pero yung mga kapanood po nito, kung alam nyo po yung halamang to, just comment below to. Ayan. Ito po ay sinasabi nilang, yung iba po ay nagsasabi, yung dito sa amin, sinasabi pong Lucaria daw po ito. Pero nung sinearch ko po siya, family po siya ng Anthurium. Anthurium po yung lumalabas. So, hindi lang po ako sigurado kung talagang Anthurium po talaga yun. Ayan. Nasa rare po siya na plants. So, ayan. Isa rin po ito sa mga nahingi ko. Ito po ay Calathea. Calathea. Yun po ang tinatawag po sa kanya. Sabi nila Calathea. Pero, hindi po ako sure kung talagang Calathea po ito. Ayan. Ganyan po yung itsura niya. So, nakahingi po ako nito ng mga siguro 3 pieces or 4 pieces. Ganun. Hello, and next one is this one. Ayan, medyo destroyed. Ayan, na-destroyed po yung kanyang dahon dahil po sa mga makukulit na insekto. Ayan, yung mga caterpillars. Siyempre naman, bawal natin sila patayin. Kasi siyempre, nakaka-ano naman sila, di ba? Kinain niya po yung mga ano leaves niya. So, ito po yung itsura niya. Ito po ay sabi daw, ha? Sabi daw dito sa amin, ito po ay kamag-anak ng bigunya. So, bigunya. Kamag-anak po siya ng bigunya, pero hindi po ako sure kung talagang bigunya po siya. So, ayan po yung kanyang leaves. Taram, taram, taram! Ayan. Ayan po yung kanyang leaves. Ganda. So, meron po siyang bulaklak na nakaraan. Parang pink po yung kanyang flower. Ayan. Ganyan po itsura niya. So, bigunya daw po ito. Daw po ito. Ah, syempre naman ito ay kilala ng lahat. Ito po ay hot flush. Ayan. Dwarf po siya. So, mini caladium. Maliliit. Diba? Maganda po siya pang center table. Ayan. Hindi ko po ito nahingi. Nakuha ko lamang. Syempre, ito po ay ang sikat na. Ayan. Silver. Silver satin. So, ito po ay silver satin. So, ang ginawa ko lang po ay nilagay ko lang siya sa bunot. Tinuhog-tuhog. Ayan po ang kanyang itsura. Ayan, kung makikita yun po. Buhay po yan, guys. Buhay. So, this silver satin po. Yan po yung kanyang dahon. Ayan, medyo nalanta lang kasi hindi nadiligan. So, actually, marami po yan. Meron po ito. So, yan. Nahingi ko po siya. Binigay lang po ito sa akin. Ano, pagdalaw ko po sa bahay ng aking pinsan. So, binigay po ito ng free sa akin. So, guys, ayan, let's proceed. Next po, guys, is this. Ayan, mga hanging naman po yung ating pupuntahan. So, iilan po yan sa aking mga hanging plants. So, mga free din po ito. Ayan, kung nakikita nyo, may mga hanging plants. So, actually, hindi pa po talaga sila ayos ng yung magandahan. So, inaayos pa po namin yung aking mini garden. So, ayan, papakita ko po sa inyo at papasilip ko lang po ng mabilisan yung ilan sa mga nahingi kong hanging plants. So, ayan po siya, guys. Hindi ko alam yung pangalan nito, pero ayan po siya. Malapitan. Tingnan natin. Ayan. Hindi ko po alam ang pangalan niya. Kayo man nakakaalam, just comment below na lang. Pero ang cute po niya, nung nakita ko po siya doon sa pinuntahan namin, nako, nakakaingit po yung kanyang flower. Next po guys is this one. Ang cute-cute po nila. Ayan. So, kagaya niya po yung violet, pero ito po ay, ano, may bulaklak po na ganyan. Maliit lang po siya.
Next po ito ay bigonya daw, sabi nila. Pero yung itsura po ng kanyang leaves, para po siyang plastic. Ayan. Sobrang madulas na ang ganda. So ito po yung ano, kabuuan. Ayan, ang ganda po niya. And then yung kulay po niya napaka-attractive. Ayan. So nilagay ko po siya sa bunot para po maghang po sila. So mas maganda po kasi kapag hanging sila. Po guys, is this, hindi ko lang alam kung ano ang pangalan nito, pero yung bulaklak po niya Star Star. So i-update ko po kayo pag namulaklak na siya. So medyo makapal po yung kanyang dahon. Ayan. Tapos nag-hanging din po siya. Ayan. So shout out lang po sa aking napakaduming ano, kasi nagtatanim po kami. Ayan. Ayan. Ayan po siya. Ito po ay isa rin sa halaman na nahingi po. Aha. Tumataas po siya at ito po yung kanyang bulaklak. So yung kanyang bulaklak po ay kadalasang inilalagay po kapag may patay. So ayan. So guys, let's proceed dito. Hello, at ito pa po ang isa sa mga nahingi ko po ng libre. Ayan, aglonema daw po ang tawag dito. Ayan po yung kanyang kulay. Para siyang pink sa gilid. Ayan. At saka green po sa gitna. So, correct me if I'm wrong kung hindi to aglonema. Ayan. At isa pa po ay ito. Hindi ko alam kung ano yung pangalan niya. And mamaya iisa-isahin ko po sila, i-video, para mas makita nyo po ng mas maganda. So, ayan po. So, inilagay ko lang po siya sa paso. Ayan, ito yung nabili ko na. Sa halaga lang po ng 20 pesos itong paso. Ayan, hindi po yung halaman. So, ayan po yung itsura niya. Para siyang plastic. Next po ay ang pinaka-cute na Caladium. Dwarf daw po yung pangalan nito. Dwarf Caladium. Ayan po siya, yung ano, napaka-cute po niya. Meron din po siyang maliliit, yung sobrang liit po niya. Ayan. So, kung makikita nyo po, improvise lang po yung aking gamit na taniman. Wala kami pambili noon, nung time na yon. Wala akong pambili. So, next po ay ito. So, dot. So, kabilang rin po siya sa pamilyang aglonema, ang sabi po nila. So, again, correct me if I'm wrong. Ayan, kung sino man po nakakaalam sa mga halamang to, just comment below lang po. Next po ay ito. So, ito daw po ay bigunya. Kapamilya po siya ng bigunya, pero polka dot po yung tawag sa kanya. So, namumulaklak po siya ng red. Ayan, red. Malalaki po siya. Parang ano. So, marami na po siyang. Ayan, pwede na po siyang ikat. Ayan, by cuttings. Tapos, nabubuhay po siya. So, actually, meron na po ako nitong mga nakat. So, nabubuhay na po. Next po ay ito. Ang sabi daw po ay rubber plants. Pero, hindi po ako sigurado kung rubber plant po talaga siya. Kasi, hindi ko alam lahat ng mga klase ng halaman. Ayan. Kung sino man po nakakaalam, again, comment lang po kayo. Thank you. Ay, next po ay ito. So, maganda po siya pang center table, lalo na pag nakalagay po siya sa napakagandang paso at maliliit lang po ito. Yung kanya pong stem ay parang zebra. So, ayan. Papakita po natin. Ayan. Mamaya po i-close up ko po siya. So, ang ganda po niya. Ayan. Maliliit lang po. Tsaka yung paso po niya. Napakalaki. So, ayan guys. Thank you po, and yun po muna sa ngayon. At maraming salamat po. Bye-bye!